makikita nyo lahat ng yan, yung mga pictures na yan na pagdaanan ko. And I'm willing to share with you guys yung experience ko about cartilage piercing. So, konting background story muna, chika-chika, ganon. Dahil alam nyo naman ako, sobrang machika ako. So, dati pa man, alam nyo yun, college student pa man din ako. Talagang bucket list ko na yung magpa-pierce ng tenga. Dahil ang napili kong course is nasa medical field. So, syempre, papasok ka sa medical school, alam nga naman, culinary school ka pumasok, diba? So, dahil nga sa medical school kami pumasok, ang daming bawal, sobrang daming bawal. Like, bawal magpakulay ng buhok, bawal magpa-pierce, even nail polish, bawal sa school namin. Kaya, wala akong choice kundi sumunod sa rules dahil yun ang rules ng eskwelahan. So, ang nangyari, pasensya na po kung maraming mga tumatahol na aso, hindi ko po sila makokontrol dahil nasa kapitbahay yan. So, ayan, ang nangyari, nakagraduate na ako, nakapag-board exam na ako, so mag-work na ako. So, sakto dun sa institution na pinasukan ko, pwede ang kulay ng buhok, pwede din ang ear piercing. Tapos sabi ko, sakto! Wow, ang cool naman ito kasi meron siyang pierce dito sa tenga. So sabi ko, finally, magagawa ko na yun. Last December, we went to MOA. Kasama ko yung mga ka-workmates ko. And then, meron kami pinasukan na isang jewelry store. And di ko nasasabihin yung pangalan, ha? Kasi with respect na rin naman dun sa store kung saan kami nagpa-pierce. And ang balak talaga namin is titingin lang ng mga jewelries like mga earrings, tapos yung mga necklace. And then, tinanong namin yung parang tendera doon kung nagbubutas ba sila ng tenga dito sa may cartilage. And then, they said yes, nagbubutas sila. So, meron akong actual video kung saan may kita nyo na, ayan, pinipierce kami. Pierce sa akin ay baril. Kapag ka baril, hindi siya masakit. Kasi alam niyo yun, may puwersa siya eh. So, puwersa. Puwersa yung pagpasok ng earrings dyan sa tenga mo. Kaya hindi siya masakit. Ang mararamdaman mo lang is parang mainit siya after. Then, umuwi na ako sa bahay. Tapos, for 48 hours, hindi ko binasa yung tenga ko. Dahil yun nga, instruct nga din sa amin nung nagpipierce is huwag daw babasain yung tenga. Tapos, pinabili niya kami ng normal saline solution, which is yung gagamitin yung pang-cleanse ng tenga nyo. NSS yun, guys. Nabibili yun sa mga drugstore, sa mga pharmacy, meron nun. Hindi ko akalain na yung simpleng pagpapa-pierce namin, eh yun pala yung pagiging simula ng pagsisisi ko. First 2 weeks ko, sobrang sakit talaga niya. Sobrang namamaga. Tapos, nangangati siya. Pero, ina-avoid, as much as possible, ina-avoid ko siyang hawakan. Yung first 2 weeks, dyan ka makakaramdam ng sobrang pamamaga, pamumula, and pangangati. Pero, huwag mong papansinin kasi part of healing process yan ng pagpipiercing. So, ako guys, ganun yung naranasan ko. Namamaga, namumula. And yet, pumapasok ko sa work. Hindi naman ako nilagnat. Pansin ko after a month, ganun pa din, walang nagbabago sa tenga ko. And para siyang nagkakabang, alam niyo yon, yung imbis na mag-flat yung tenga mo, nagkakaroon siya ng bump. Ganun yung nangyari sa akin. And then napansin ko sa iba kong co-work na nagpa-pierce din, yung mga kasabay namin, nag-heal na yung sa kanila. Tapos yung sa akin, iniisip ko, bakit ganun? Ba't hindi pa din siya gumagaling? So, hinayaan ko. Nag-New Year, hinayaan ko. May piercing pa din ako. And then, lumipas yung February. So, parang, di ba, January, February, March. Lumipas yung mga buwan na yan. Napapansin ko na sobrang iba na. Iba na yung timpla. Iba na yung timpla ng tenga ko. Hindi na talaga siya gumagaling. Until na nagkakaroon na siya ng nana. Lumolobo na siya. Nangangati na siya. At doon na talaga ako kinabahan. Kinabahan ako kasi yung iba kong mga cowork, magaling na completely yung sa kanila. And sa akin, bakit ganon? Bakit hindi siya gumagaling? Yun yung tinatanong ko sa sarili ko. Nag-research ako, so after ilang months, di ba? Doon pa lang ako nag-research. Tapos, nalaman ko na yung paggamit pala ng baril sa pagpipierce, lalo sa may cartilage area, is a no-no. Dapat hindi baril ang gagamitin, kundi dapat needle talaga. Oh shit, sabi ko, hindi ako nag-research. Una pa lang hindi ako nag-research. Wala akong knowledge nung nagpa-pierce ako na dapat pala hindi baril yung gagamitin. Eh, anong magagawa ko, diba? Eh, nandun na eh.
kaya ko to. Talagang nilalakasan ko yung loob ko, kaya ko to, gagaling to. Namaga siya, tapos nagnana siya. Nung una, may bump lang siya dito. Tapos ang nangyari, pati sa likod, may bump, tapos nagnana na din. Ilang months na yung nakalipas, so December, January, February, March. So 4 months na, magpa 5 months na, hindi pa din gumagaling yung tenga ko. Sa sobrang takot ko, guys, ang ginawa ko, tinanggal ko na yung earrings. As in, sabi ko wala na akong pake, tinanggal ko na siya. Nilakasan ko yung loob ko, guys, at wala akong pake kung madikit ba siya dun sa laman. Basta sabi ko, tatanggalin ko to. Gumaling na yung tenga ko at bumalik na siya sa dati. And eto na siya ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ewan ko kung may kita nyo, pero eto siya, oh, para siyang may scar dito. Diyan binutas yung tenga ko, guys. Kung makita nyo, para siyang may peklat dyan. Sa loob ng 3 linggo, gumaling yung tenga ko. Hindi ko akalain na pagdadaanan ko yung ganon na ang saklap. Gusto ko lang naman is magpa-cartilage piercing dahil yun ang inaasam-asam ko. Pero parang hindi siya para sa akin. Mag-share din ako ng mga do's and don'ts para if ever gusto nyo magpa-cartilage piercing is ma-avoid nyo yung nangyari sa akin. Wash with saline solution or water with sea salt. So, parehas lang yan, guys. A normal saline solution. Nagawa ko, guys, pag naliligo ako, sobrang struggle talaga. The struggle is real kapag ka naliligo ka, besh. Imagine nyo, sa loob ng 5 buwan, paano ko na kaya na hindi ba sa inyo tenga ko kapag ka naliligo? Sobrang struggle is real talaga. Kasi na-avoid ko na mapasukan siya ng shampoo, papasukan siya ng sabon, kasi masama yun. After ko maligo, dun ko binabanlawan ng normal saline solution. Or minsan, kumukuha ako ng bulak or yung cotton pads, tapos sinusoap ko siya ng ganyan for about 2 minutes. Stop touching it. Hindi ko siya hinahawakan, guys. As in, kahit sobrang kate na niya, ang pinakamaduming parte ng katawan mo, guys, kamay. Lahat ng pwedeng hawakan, ewan ko kung ano yung mga hinahawakan nyo, pero lahat ng pwedeng hawakan, lahat ng pwedeng dumikit nasa kamay natin. Tapos hahawakan nyo yung tenga nyo, which is merong open wound. Siyempre, yung bacteria papasok na dyan hanggang sa mga ngati ng mga ngati, kakamutin nyo hanggang sa magkaka-infection na. As much as possible, avoid or stop touching it. Nga ako, babae ako, at nagpa-pierce ako sa tenga, always tie your hair. Kaya nasanay ka na nakalugay yung buhok mo, kasi syempre, ganda tayo eh. Ganda tayo pag nakalugay. So, pwes mag-face ka. Kasi masyado yung harsh eh. Kapag ka alam mo yon, kapag ka sumabit niya sa piercing mo, masakit. At ang worst pa is magbubuhol-buhol. So, ang mangyayari, syempre, may mga bacteria yon, alikabok, or kung ano-ano pa nasa buhok niyo, hindi natin alam. So, pwede kumapit dun sa piercing natin at pwedeng mag-lead into infection. Kung rebonded, bawal ang magpa-ear piercing, okay? Isa-isa lang, tiis ganda. Regularly clean your beddings and your pillowcase. Diyos ko po, dito makikita nyo kapag ka nagpa-pierce kayo ng tenga, malalaman nyo kung gaano ba kayo ka-responsable. Araw-araw nyo bang pinapalitan yung mga pillowcases nyo or once a week, once a month? Pwes, kapag ka nagpa-ear piercing kayo, kailangan lagi nyong papalitan yung mga pillowcases nyo. Eh, Diyos ko, nagpa-ear piercing ka nga, imis mong pinaghigaan mo, hindi mo kayang ligpitin. Kakayanin mo ba kung araw-araw, lagi mo na lang nilalaban yung mga kobrekama nyo, bedsheet nyo, pillowcase nyo, lagi mong nilalaban kasi iniiwasan mo yung infection. And for the don'ts after piercing, number one rule kapag ka nagpa-pierce kayo is do not touch or do not twist yung earrings na nandyan sa tenga nyo. Alam mo kung hilig nyo yung ikot-ikutin yung hikaw nyo, pwes kapag ka nagpa-pierce kayo, wag na wag nyo gagawin, mortal sin yan. So, paikot-ikutin nyo na lang po yung mga jowa nyo, wag lang yung ear piercing nyo dahil anong gusto nyo? Mawala ng jowa o mawala ng tenga. Infection na agad-agad, dapat yun yung iniisip nyo. Para matakot kayo, di ba? O, pag kinamot ko yun, baka may infection. Dapat ganun yung mindset nyo para mapigilan nyo yung pagkakamot, mapigilan nyo yung paghahawak-hawak, para at least ma-avoid nyo. Dapat tinatakot nyo yung sarili nyo. Sleeping is going to be irritating. Yes! English! In short, nakakabwisit kapag ka matutulog ka. Kasi dapat, yung
side na walang ear piercing, dun ka dapat matulog. So, kung sanay ka sa right, eh yung right yung may ear piercing mo, pwes, magtiis ka sa left, best. Mga liwa. Yung mga simpleng bagay na ginagawa niya sa araw-araw, struggle is real kapag may ear piercing kayo. Kasi sobrang limitado ng galaw niyo. Ultimo paghiga, ultimo pagtulog, ano, may bawal pa din. Imagine niyo, mag-5 months, nakatagilid lang ako humiga, pero hindi pa din gumaling. Moral lesson kasi dito, sinaktan ka na nga, tinitiis-tiis mo pa. O diba, ganun ako kapanga eh. So yun, kidding aside, ang point lang kasi dito is iwasan nyo siyang masamaan. So kailangan matuto ka kasi ikaw din naman yung masasaktan. Actually, believe naman ako doon sa nagpipierce kasi yung mga informations niya is tama naman. Basta dapat i-avoid lang yung mga chemicals like yung shampoo, conditioner na mapasok dyan sa open wound mo, sa piercing mo. Kasi nga, syempre, bawal nga yan eh. Ang kailangan lang dyan na pumasok dyan sa ear piercing mo is normal saline solution. Yun lang. So, other than that, shampoo, conditioner, dapat i-avoid nyo. Kaya nga, sasabi ko sa inyo, struggle is real kapag ka naligo kayo. Bawal mag-swimming! Oh my God, bawal ang mga outing, kinemerut, beach, swimming pool, or jacuzzi, kahit ano pa yan. Basta bawal, guys. Common sense na lang, okay? Logic na lang. Sa dami ng naliligo sa swimming pool. Tapos ikaw na may open wound, lulublub ka, mag-i-slide ka, pop! Wala na, pinasukat ka na lahat ng bakterya dyan. Huwag na huwag nyong aalisin yung earring, lalo na kapag ka hindi pa magaling, tapos isaswap nyo ng iba. Estudyante kayo, wala kayong background in medical field, or hindi nyo alam kung paano tanggalin yung earrings nyo, mas mabuti nang ang doktor na lang yung magtanggal and magpalit ng ibang earrings. Or, pwede kayo pumunta kung saan kayo nagpa-pierce, then, pwede nyo ipa-change sa kanila yung hikaw. Pero, wag na kayo mismo yung mag-change. Yung loob niya nag-heal. Yung mga tissues niya, nire-repair, nag-heal. So, yung healing process niyan is magsisimula sa inside. Kaya talagang matagal yung process. Kaya talagang tiis ganda. Gusto mo yan, diba? Ano ba katagal yung healing process ng pagpapapierce sa cartilage? Usually, ang average is mga 5 months, ganyan. 5 months to 1 year, pinakamatagal. Huwag na huwag kayong papayag na barel yung gamitin pampierce sa inyo. Barel as pile, bawat parts ng tenga. May kanya-kanya mga needles yan eh. Ito for cartilage lang, ito for helix, keme root. So, meron silang specific needles na yung mga professionals lang yung nakakaalam. Hindi ko naman kayo ginabawalan na magpa-ear piercing. And hindi ko din naman kayo ine-encourage na magpa-ear piercing. Ang sa akin lang naman, kapag gagawin nyo na yung bagay na yun, dapat sinigurado nyo, nag-think thrice kayo bago nyo gawin yun. Mas na mabuting aagapan mo siya kahit hindi pa siya nangyayari. Kesa naman sa nangyayari na, dun mo palang aagapan, di ba? Hindi natin alam yung mangyayari sa future. Sa akin lang naman, think twice, think thrice, think 10 times kung kinakailangan, okay? Gaano ka ka-responsable to the point na kaya mo bang alagaan yung ear piercing mo? Eh, maglinis nga ng tenga, hindi mo magawa. Eh, mag 3 times a day pa kaya na paglilinis sa ear piercing mo? Ganon yung isipin nyo, kaya nyo bang alagaan yung tenga nyo once na nagpaganon kayo? Sure, kapag ka nagpa-ear piercing kayo, dapat tutok kayo sa sarili nyo. Kung kailan nyo lang naisip siyang linisin, dun nyo lang linisin, hindi. Kasi guys, sobrang sensitive ng pagpapa-ear piercing, lalo na sa cartilage. Ayun guys, maraming salamat sa panonood. Sana nabigyan ko kayo ng informations. And don't forget to follow me on my Instagram and on my Twitter. It's @KitKatMelendez. And I'll see you on our next video. Bye!